Maganda nga. Sige po, budget. Regarding sir doon sa... Bago mo nga muna sagutin, Madam Chair, na, ilan na ba savings natin? Ay, hindi po ako ang makasagot ng exact amount, sir. Si accountant po ang nagdi-determine nun, sir. Ah, ganun? Yes, sir. Wala idea doon sa ano? Sa ngayon po kasi hindi pa po nag-close si accountant. Kasi kaya hindi pa natin malalaman yung savings. Pa-final po niya para malaman po niya yung actual savings. Eh, kaya nga eh. Kaya lang meron tayong nakapasok dito. Dapat idea din tayo sa savings. Or pwede to? Estimated din naman po. Previous years kasi meron tayong savings from 2022. Mga amounting mga 40 million. Ayun, kaya 40 million. So, kaya tayo masasabi pa rin po natin ngayon na may savings pa rin tayo. So, yung additional savings po for the year 2023, yung pa po ang exact. Kaya ko lang natanong, kasi yes, bago ko sumagot, bay sabi mo muna sa amin kung may idea ka doon sa savings, di ba? Yes, mahirap naman itong ayusin namin, wala kami ka-idea sa savings, di ba? Yes. At yung sinabi mo, may 40 nung nakaraan, sa ngayon ang hindi mo may... Yes, sir. Yung additional savings for 2023, yun po ang hindi ko alam. Siningit ko lang, ha? Yes, sir. Maraming salamat ko yan. Regarding po dun sa AIP, sir, na laging nasa AIP, pero hindi po nababudgetan. Kagaya nga po nung building natin, proposed three-story building dito. If not mistaken po, meron po tayong supplemental AIP. Kasi dahil meron po tayong accumulate na savings for the year 2022, na pwede nating maging source of fund pagka itinayo po natin yung building. So, yung sa AIP po, sabihin po natin, rough estimate. Estimate po nila, halimbawa, per floor, kung magkano ang per square meter per floor. So, siguro, kaya po nag-come up around 40 to 50 million. Parang ganun po. Rough estimate po, nag-come up. Kaya, hindi ko rin po alam yung exact amount na ipinasok as supplemental AIP for the year 2023. Kaya nag-supplemental AIP. Pero, per budgetary requirements po, kailangan po exact amount na. Kailangan po kasi exact amount, may estimated na po yun. May bill of materials, may konkretong plano. Kasi po, kailangan mo na gumawa ng konkretong plano para malaman mo kung anong mga materials ang kailangan mong ilagay sa estimate mo. Para makuha mo po ang exact amount para makonstruct mo yung three-story building. Sabi nga po, yung estimated sa AIP, sabi nga po ni Sir Paul, pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. Pero hanggat maaari, mas mataas ang AIP sa budget. Kaya po, kung minsan tinataasan na po yung AIP, kasi nga po yun ang kailangan ko. Kailangan mas mataas ang AIP dun sa iba budget mo. Yun po ang ruling po. Kaya either po siguro yung estimate na nilagay sa AIP na amount is per square meter ang ano po na nila, ang naging basis. Kaya nag-come up sa amount na estimated. Pero po, yun nga po, pagka nag-construct na po yan, binadyutan na po yan, kailangan na po ng konkretong figure. Magkano ang exact amount na ibabudget natin para matapos as per inilagay lahat dun sa technical specifications, kung anong klaseng ilalagay na tiles hanggang sa ceiling, kung anong specification ilalagay, kailangan po konkreto yun. Kasi po, magmamarkin sa atin po yung mag-estimate, magkano na ba ngayon ang tiles na 3x3, mga ganun. Lahat po yun. I-estimate po nila, eksakto na po yung amount. Ngayon po, hanggat wala pong nare-receive po ang budget ng exact amount, hindi ko po siya pwedeng budgetan. Pero may program reports na sila, di ba? Pagka binigay na nila dito sa... Hindi ko po alam kung may program reports na po kung nung nag-approve na po kayo ng AIP. Nagal na to eh. Pero as per budget po, inaantay ko pa rin po ang specific program of works and plan. Kasi po, yun po yung pag-justify ng budgetary requirements pagdating po ng budget authorization nyo. Kasi po, paano po masasabing 50 million kung walang estimate? Ibig sabihin budget, itemize. Yes po, kailangan po itemize. Ito sa AIP, rough estimate. Yes po. Yung sa pagdating sa'yo, kung gusto namin ma-approve, hindi naman na namin trabaho yan, trabaho na nila yan. Kailangan yung exact estimate nung cost ng building. Yes po. Pwede na rin po maging factor yon para ma-determine kung kailang, ito ba kailangan approval. Hindi, babalik sa amin yan eh. Yes po. Hindi yung naman po yung isang factor yun. Ibabalik niyo pa sa amin yan para ma-check namin talaga sa contractor nyo, sino yung mga, ilan yung simento, ilan yan. Dahil papasok sa amin yan eh. Yun yung iniintay ko, na approve kami ng approve ng AIP, idagdag ulit ng pangarap natin, katulad ng concreting na may nakasama ulit,
another na naman po ito. Inyo, gusto ko bang marinig na lang? Dito, no question ako dito sa AIP na yung dinadagdag eh. Eh, okay lang yan. Kung may kaya lang nga, concern ako, oh, approve na naman kami. Asan ba yung mga pinag-aaprobahan namin? So yung ba status nung... Kaya po nakapag-approve sir ng AIP, pero wala po tayong approve ng budget for the year 2023. So, kaya nga po, AIP is annual. So, kailangan kasi, pag nag-implement ka, for the year 2023, kailangan nasa annual investment program mo ng 2023. Ngayon po, hindi po na-budgetan ng 2023. So, yung annual investment plan po ng 2023 is hindi naman po carry over ng annual investment plan ng 2024. Eh, plano naman po uling budgetan ng 2024 kasi may possible po maging savings. So, bago mo po budgetan at para mabudgetan mo, kailangan po nasa annual investment plan ng 2024. Nagkataon po yung na-approve po nating annual investment plan ng 2024, hindi po siguro nakasama. So, kailangan po natin isama para mabudgetan uli ng 2024. So, may sasama lang po natin yung through supplemental AIP. Kaya na, diretso nga, diretso doon sa, tama yung sabi yung pag-ikot ng sinasabi mo. Ang sinasabi ko nga, yung Boyong, example ko na lang yung Boyong building. Alam naman natin na makukuha yun sa, dito sa savings. Yes, sir. Nung nakaraan na, tinakal yan eh, savings ang isang yes, pamamaraan niya para maitaguyod or maitayo yes, yung po. Isang building. Sa ngayon, ang sinasabi mo ngayon, tama ba na parang walang pondo doon? Mayroon po tayong pondong pagkukuha na dahil may savings. Oh, kasi bago namin i-approve dito, kahit yes, paano tinanong namin, kahit sa AIP po, wala pa po tayong pondo. AIP pa lang po. Ngayon po, yung mapupondohan, yun po yung babudgetan natin. Ah, sa AIP, kaya naman, hindi naman, tama ito pangarap ko, pero hindi naman tayo nangangarap na hindi rin mangyayari. Kasi may ina, in fairness naman, ikaw na lang, kasama naman po itong AIP kasi may inaasahan tayo eh. Yun, pwede nga, kaya nalagay sa AIP, kung sakali nga maglolo tayo, doon natin, yun ang gagamitin. Yes, sir. Diba? Igis lang sabihin, yung mga nakakaraan, tinitignan ko, inaasahan lang ba natin dito lahat sa loob? Hindi ba tayo ang savings, katulad ng pyesta natin, savings ang gagaling. Ito, oh, ang bilis eh. Sa AIP kasi sir, ito po yung galing po sa 3 years. Kumbaga magpa-priority tayo eh. Ito po yung priority na pupunduhan natin o i-implement natin for that year. Kaya po yung source of funding po sa AIP, possible pong multiple source. Sabi natin, nakalagay doon, ang source is general fund. Ito yung mga savings o ano. Pwede rin po natin ilagay na source is loan proceed. Ito po yung loan. Pwede rin po natin kasing ilagay doon from national government agency pag may grant tayo. Kasi pag may dumating na grant, hinahanap po, kailangan nasa annual investment program natin yung iga-grant. So, yun po yung inilalagay natin kuminsan sa AIP na source of funding. Kumbaga, estimated na pwedeng maging source of funding. Hindi po siya specific na loan proceed lang. Pwede pong ganun. Pwede pong tatlo yung inaasahan ng panggagalingan ng pondo. Ngayon po, pagka po pinondohan na natin, doon na po natin i-specific yung source of funding. Pag sinabi natin yung general fund po ang pagkukuhanan. Pag sinabi pong loan proceed. Yes, Madam Chair, pero isa na lang akong paglilinaw, one lastly. Budget, di ba nung natapos tayo, nagkaroon tayo ng savings doon na 80 million, hindi 40? Yes, sir. 80 million. Di ba, nakasama na rin doon sana yung 50 million at itatayo yung ABC Hall na tatlong palabag. Di ba may mga plano na rin? Yes, sir. Nakapropose po. Nakasama sa savings. Doon kukunin sa 80 million yung yes, 50 million? Yes, sir. Ang problema nga lang, sir, wala pa pong naisasubmit na budget proposal para po mabudgetan yun.
So may pera pa nakalaan doon. Andun pa rin, intact pa rin siya. Yun nga po, for the year 2022 savings po, mayroon po tayo around 40 million. Nabawasan na yung 80. Yes po, kasi may naipasa po tayong ano eh, 7 supplemental budgets ng 2023. Oh. Doon po ang source nung 7 supplemental budgets eh. Mga plano nun nung kasanip. Sabi nga, dadalhin na sa sagulang bayan yung plano nung proposal. Wala po akong idea sir kung, kasi on my part po wala pa akong nakikita eh, kaya wala po akong idea. Thank you Madam Chair. Dagdag ko lang po Madam Chair, pasensya na po kayo kung nakapagtanong po ako ng mga nakakaraan. Bakit this is a part ng kwento. Ito po kasi puro magaganda eh. Pag ito po kinontra natin, magagalit naman mamayan sa atin. Kaya lang, baka lalong magalit sa atin kung puro kasi plano. Kaya ako naman tinatanong, implement nyo ba? Ginawa nyo ba? Parang ganon. Sa akin, ito, sino ko kontra nito? Pag kinontra namin ito, din ang nagalit yung barangay, nagalit yung mamamayan. Pangarap pa lang kinokon. Kaya lang, bet ko hindi ko kontrahin kung hindi naman nai-implement. Yun yung sa akin. Kaya Madam Chair, kaya ako lang, no question po ako dito eh. Proyekto to eh, na hinihintay. Kaya lang ako kukontra dito, magalit man sa akin yung barangay na to, bigay nga kami ng bigay dyan, sama ka naman yung sama ng mga pangarap, di naman, wala naman akong kalinawan na nasasagot. Kaya pasensya na, budget, inaano ko lang, kaya nililiwanag ko sa kanya, Madam Chair, ano ba, ang mga status ng aming ina-aprobahan, katulad, aprobado na yung sa 80 million na sinasabi nga ni Gosel Bonbon kanin, ano, ABC Bonbon, na approve naman na, sama na naman na, mag-function naman na, bago tayo ulit, mangarap ng ganito. Alam nyo, gusto namin lahat ng konsyelto, ulitin ko, kami walang kalalagyan dito. Pag kinontra namin, let gasahin yung mga barangay. Kaya lang, kaya naman ako, hindi ko alam ko sila, kaya naman ako kukontra, hindi ko nga nakikita eh, yung sinasabi mo, may pagkukulang na naman doon sa actual na estimation, doon lang nagka-problema. Dapat, tapusin natin isa-isa. Sa akin lang po, Madam Chair. Maraming salamat po. Madam Chair, actually maganda po yung point ni Consul Tony kasi parang ganun din yung itatanong ko. Maganda lang yung pagkatanong niya na yun nga yung mga nakaraang project. So, di ba yung 80 million na savings ng 2023 na gastos po yun, di ba? Part of it, sir. Parang nakalahati po yun. Around 40. Ang naiwasan mo sa service. Tapos may 40 pa po ng 2023. 2022 sir, yan, savings ng previous year, 2022 and earlier sir. Kaya naging 80 ko kasi 22 and 23. Yung 23 wala ko sir. Ngayon pa lang po dinidetermine ni accountant. So yung 80 from 22 ko yan? 22 and previous year pa yun sir. Accumulated kasi sir yan. Pero as of December, yung 80 na yan, as of December 2022. Pero nagastos na po natin. Yung po naging source of supplemental budget natin ng 2023. Medyo madami yung pito, sabi niyo po. Yes, sir. 7 supplemental budgets po. So, assuming po na may same amount tayo ng savings kung sakali, yung magiging 80 po ulit. Mga ganun din siguro, sir. 80 po. Tapos, ayun nga po yung na-bring up na yung ABC building natin na inaproban din sa supplemental AIP. Alam po, binagitan din po yung kasi yung savings ko yung pagkukuhanan na 40 ata o 50 ko. Wala sir, tayo naging supplemental budget for the ABC. Wala po, supplemental AIP lang po ang doon po magagaling po. Doon po magagaling. Yes sir, kasi po pagka supplemental budget na po tayo, masasama po yun sa sasubmit po dito eh. Kaya wala po tayong na-approve na supplemental budget para po sa ABC building. Yun lang din po siguro yung point ko. Although wala kaming reklamo naman dito dahil ito mga bagay. Hindi nga lang parang masyado pong marami yung total po ng amount na to, 71 million. Parang masyado na pong maraming pangarap. Actually po sir, ganito. Yung infra. Nasa ano nyo po eh. Nasa discretion nyo po at saka nasa inyong pag-aaral po. Kung makikita nyo bang ito, pag isinama natin feasible ba na may implement. Kasi po, sa AIP po talaga yan ang naging practice eh, pangarap eh. Gaya po ng 2024 budget natin. Magkano po ang AIP natin? 1 billion. Magkano lang po ang annual budget natin? 400 may. So,
ibig sabihin kalahati ng ating pangarap wala pong magiging katuparan talaga. So kung gusto po natin talaga ng ano, konkretong plano, pwede po na pagtutulong-tulungan po talaga sir lahat yan eh. Lahat ng mga department concern, tapos dadaan po dito. Then magpa-prioritization po talaga. Para po hindi, kumbaga hindi masyado nakalobo itong ano, hindi masyado nakalobo ang AIP. Ang point lang naman po sa AIP, kaya dinadagdagan, just in case po na may ano, mayroong pondo, mayroong panggagalingan, national man yan o loan man yan, pagka may PCB, may possible to po na madumating yan, ang point lang po natin sa AIP, nandun na sa AIP. Hindi na po tayo nagsusupplemental AIP. Hindi na po tayo nagpo-convene ng council. Hindi na po tayo nag-ano na sangguni ang bayan. Ibig sabihin nandun na. Ngayon kung gusto po natin ng konkreto talaga na halos yung pangarap natin na yun lang talaga yung mabudgetan, pwede po tayo mag-scrutinize nung sa sinop binigay. Gaya po, halimbawa, yung sinasabi nating ABC building na yan, nasa AIP. Pero paano po natin i-scrutinize? Paano po natin nasabi na 50 million? May plano na po ba? Wala po, di ba? So, sining estimate lang? Rough estimate. So, ganun din po dun sa mga concreting ng pump to market road. Possible po yan na rough estimate. Ngayon po, kung gusto po natin na konkreto, sabi ko nga po, hanapin po ang program of works. Ibig sabihin, yun po yung feasibility. May feasibility study na ba? Pag nakonkreto na ba natin ito, pag nagawa na ba natin dito, ano yung mga included dyan? So, yun po yung isang malaki pong factor pagdating po kasi sa planning, yung feasibility study po kung talaga pong magko-concrete planning po tayo. Kasi yung gabi ko lang sa Eddie. Oo po. Kaya po yan, halimbawa, estimate natin, 500 million ang magiging budget natin. So kung gusto natin magkonkretong plano, kukunin lang natin yung konkretong 500 million para may katapat na budget. Paano po pag may dumating pang other source from national agency? Magsusupplemental AIP na naman po tayo. Ganun. Pero ang point ko lang po siguro, itong supplemental AIP, parang third in line na po siya sa mga pangarap natin. Yes po. Kumbaga kasi yung pinautahan natin ng annual budget, nasa AIP lahat, yun yung pinaka-priority. So yan, pwede natin sabihin dahil ang binodahan na natin is 400 million, ang AIP natin is 1 billion, ibig sabihin yung 600 million, second priority. Pero parang... So yan po, parang third priority, kumbaga. Pero pwede rin naman kasi maging second priority ngayon yan. Dahil ito yung... Ito ngayon ang gusto ng administration, ito gustong mauna ngayon. So yun po yung pwede naman po mauna yan. Kumbaga kasi yung in-approve nyo ng AIP ng 2024, yun na po yung priority eh. Hindi po maapektuhan yung mga project, hindi naman po siguro na may maalis doon, idadagdag, ipapalit to. Hindi naman po kasi yung in-approve na po natin, yun na po yung budgeted eh. Ngayon po, may savings tayo na pwede maging source of fund. Saan ba natin gagamitin? Eh gusto po natin gamitin sa ABC building. Eh wala po sa AIP. Hindi po natin pwedeng budgetan. Kaya kailangan po natin mag-supplemental AIP. Pero personally po, tingin ko medyo malabo to. Sabi ko nga sir, nasa inyo po yung na mapunta sa approval. Priority. Kahit ma-approve o parang sobrang dami po nang nakapila na... Kasi po ngayon, sa naka-supplemental AIP mo ngayon, at saka po dun sa nakasubmit kong budget na 8 million compare po dyan, hindi po lahat yan mababudgetan, sir. Yun nga po yung sinasabi ko, parang medyo pointless. Opo, pero sabi ko nga po, nakapropose din po yung ABC building na wala sa supplemental budget number 1 ngayon. Pagka nakonkreto po ang plano, sasubmit po malamang yan yung specific o yung exact amount kung magkano babudgetan natin, saka pa lang po natin yung supplemental budget. Hindi na po tayo magsusupplemental AIP. Ayun. Yun lang po. Sabi nga ni Consulting, wala po kaming problema talaga. Yan, napapasok po namin na medyo umaapaw na yung AIP.
ganun po talaga EFP. Taon-taon naman po. Sabi ko nga, halos kalahati lang nababudgetan natin sa EFP. Ang concerning lang naman siguro, para mawala tayo ng point of focus kung ano ba talagang gusto natin gawin. Kung para maiwasan po natin, sabi ko nga po, pag tulong-tulungan po lahat ng department, tayong lahat po, para po makakam up tayo ng specific na plano na kahit pa paano, yun po talaga yung mababudgetan. Yun po yung pinaka-priority na kailangan mong budgetan. Sige. Bilang pa, madam. Yun pa nga eh, kaya nga, Madam Chair, tama po yung ano nyo, kaya ko lang doon. Tingnan mo ah, AIP, pangarap na sinasabi sapagkat wala doon sa dating ginagawa nating AIP. Hindi natin alam kung magpa-function. Tama ang budget, di ba? Pwedeng hindi mag-function to, pwedeng oo. Pero tingnan mo ah, kung talagang gusto natin mag-function, kaya eh. Tama? Kaya po. Bakit ko nasabi? Tingnan mo piyesta, nakapasok. Sa legally, verbally, na kasama natin, approve naman talaga eh. Approve, sir. Yes, po. Nagkuha na ng budget eh. Yes, po. Yung piyesta eh. Oh. Kaya ang simple lang, yung mga nakakaraan, ba't ganun, hindi siya nagpa-function. Samantalang itong piyesta na 8 million, alam naman, mag-materialize na ito, automatic. Iyan sa akin lang. Kaya lang, hindi mo nga, tama nga, dapat magkaisa kayo, pass the break, pass the ball, parang ganun ang, ano eh. Yes po, kasi gaya po niyan, nag-approve po tayo ng AIP 2024 para sa piyesta. So sabihin na po natin na plano, bakit po ngayon kulang pa rin po ang budget? Ibig sabihin kulang pa rin po talaga yung pagpaplano. Hindi pa rin po nila na-anticipate yung mga gastusin, lahat ng kailangan gastusin para po sana yung annual budget 2024 natin, eh, nandun na. Naka-budget na. Tama po yung budget. Tama yung sinabi mo yun. Ang point ko naman dito, ba't ito magmamaterialize? Ayan. Sigurado to. Yes po. Posibleng din yung magmaterialize ito eh. Eh, naka-ready na lahat ng mga iimbitahan dito eh. Diba? Kaya nga na, ano eh, dahil ipinaloob to dito eh, sa hinihiling eh. Kaya po naisama ngayon sa supplemental AIP po yan. Kasi po, meron din po silang programa na hindi nila naisama nung nag-program sila. Kaya sinama, di ba? Kaya sinama po. Pero magmamaterialize to. Yun yung point ko. Sigurado to. Ay, yun po. Sigurado naman. Sigurado po ito. Ang tanong ko nga, may mga ibang anong naipaloob dito na hindi nagmamaterialize, pero ganun din naman kahalaga. Na hindi na po ito, hindi na po ako lumalayo ng tanong, yung mga nakakaraan na lang. Kaya po sir, pwede nyo rin, sabi ko po, discretion nyo yan. Gaya po ng piyesta niyan, alam nyo, magmamaterialize, approve ba natin? Pag po alam nyo naman yung ABC poll, hindi magmamaterialize, pwede nyo na pong hindi approve ba. Pwede nyo pong exclude nyo sa supplemental AIP, discretion nyo po, approval po kasi ng sangguniang bayan, sir. Alam naman namin. Ang pinapoint ko lang para, yung pinapoint lang na, yung minsan lang, dapat, lahat ng inaano natin, kahit papano man lang, yung isa man, tatlo, or kalahati man dito, pag-materialize, parang ganito sa piyesta. Yes po. Diba? Yung ako. Well, anong ginagawa nyo para ito'y mabilis nagmamaterialize? Eh, same lang din naman ng pag-aasikaso sa ma-budget ninyo doon sa mga gagastos yun, sa mga, halimbawa, concreting, ganun. Kasi, gaya siya nito, kung sabi natin magmamaterialize po, 100. Ang plano po na ito para mag-materialize, kailangan natin ng 86 million. Oh, di ko ba? Para mag-materialize po ito. Pag binagitan po natin 86 million, ngayon po, ang kaya po hindi mag-materialize yan, saan po natin kukunin ang magiging pondo? Ang possible lang ang magiging savings natin is 80 million. Sabi na natin 80 million again. 86 million itong AIP na ito. Eh dito pa lang po pala hindi meron ng hindi mag-materialize. Ganun po yun, sir. So, appoint lang natin doon sa AIP, just in case, kasi plano eh, just in case may pagkukuha na ng pondo, gusto natin itong pondohan, hindi na tayo magsusupplemental AIP. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung sa inyong pag-aaral, hindi naman magmamaterialize, huwag na natin isama sa AIP, discretion po na sa ganyan. No, hindi naman sinabing hindi magmamaterialize. Okay. Ang pinopoint ko nga budget, paano ba natin magagawa yung mga ang pangarap naman eh, gusto natin yan mangyari talaga, ito eh.
Kaya lang, sa sinabi mo ako, hindi talaga sasapat. Ito naman, well, hindi naman lahat kayang gawin. Pero binabudgetan natin na mas malaki. Kasi sa hindi natin inaasang pagkakato, baka may dumating na magbigay, hindi na natin kailangan magpasok agad dito supplemental. Ang inaano ko lang, yung gumalaw man lang sana, halos lahat ng ginagawa ng supplemental dito. Bago ulit, mangarap ulit ng mas malaki. Yun lang naman sa akin. Yung sinasabi mo na pag-aayos ng budget, oh, wala nang problema yun. Kahit ba gawin mo pang 186,000 to, pangarap nga lang. Kung sakali, kung kaya naman nung talagang ano, kung manggagaling ang source sa loan, and din sa savings. Kaya lang, ang pinapoint ko lang, kumisa kasi nalulungkot lang ako. Pero itong trabaho naman dito, wala nang problema dito. Nalulungkot lang ako sa iba na gumagawa kami, approve kami dito. Kung minsan, wala pang bumubelta. Ewan ko kung may bumelta na wala pang bumabalik dito para i-finish na yung talagang totally estimate. Nakatulad na sinasabi mo, kailangan mo na exact estimate na nila pag ando na yung pondo ng isang proyekto. Yes, sir. Kailangan po kasi... Iyon yung sa akin. Iyon yung sa akin lang. Iyon na lang siguro, Madam Chair. Total, ala naman po akong... Maraming salamat po. Madam Chair, last inquiry lang. Sir, hindi ba pwedeng ibang quarter o ibang panahon natin i-epit mga ito? Kaga, katulad ko na nabagdi ko sa sinin, mag-materialize mo na sana yung mga taon na natin pinangarap. Kasi parang tatalon-talon yung pangarap natin. Parang pag tatlong taong pondo yung gusto natin gawin, eh, realistically, alam naman natin na pang isang taon lang yung pondo natin. Kaya nga sir, sabi ko po, nasa sa inyo po yung discretion. Kung yan po ba, eh, kailangan aproban o hindi. Opo. Thank you.